Kanino okay at bawal ang kape? Makakabuti sa kalusugan ang isa o dalawang tasa ng kape sa ilang tao. Maaaring makaiwas sa sakit ang kape at pinapalakas ang isip at muscles. Maaaring makatulong din ito na magbawas ng timbang sa ilang tao. Narito ang iba pang mga maaaring benepisyo ng pag-inom ng kape sa kalusugan. Binababa ang chance ng magkaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Binababa ang chance ng magka type 2 diabetes. Binababa ang chance ng magkaroon ng sakit sa atay. Maaaring makababa ng chance ng magkaroon ng cancer. Ngunit merong mga taong maaaring makasama sa kanila ang pag-inom ng kape. Kanino naman ito bawal? Mga taong madalas kinakabag o may irritable bowel syndrome. Maaaring makasanhi ng pagtatae o madalas na pagdumi ang pag-inom ng caffeine sa kape. Mga taong mabilis masikmura o hirap matunawan. Maaaring makasanhi ang caffeine ng mga sintomas ng GERD o acid reflux. Mga taong may glaucoma o problema sa ugat sa mata. Ayon sa ilang pag-aaral, tumataas daw ang pressure sa mata kapag umiinom ng coffee. Mga taong madalas na iihi o may overactive bladder. Napapadalas ang pag-ihi dahil sa pag-inom ng kape, lalo na sa mga hindi sanay nito uminom o bihira lang uminom. Mga paiba-iba ng tibok ng puso o arrhythmia. Dahil nakakapagpataas ng blood pressure at heart rate ang caffeine mula sa kape, mahalaga sa mga may sakit sa puso ang magtanong muna sa doktor kung pwedeng uminom ng kape. Mga buntis. Upang maiwasang makunan, maagang panganganak at mababa ang timbang ng sanggol, mas makakabuting iwasan ang mga caffeine tulad ng kape. Kausapin ang iyong doktor kung maaari bang uminom ng kahit na kaunting may caffeine. Mga nagpapasuso. Dahil nakakaihi ang caffeine, maaaring ma-dehydrate ang nanay na nagpapasuso at kumulang ang lumabas na gatas para sa sanggol. Mga hirap matulog. Maaaring makaapekto ang pag-inom ng kape sa pagtulog, lalo na sa mga hindi sanay. Iwasang uminom nito sa loob ng 6 na oras bago matulog. Mga mabilis manerbiyos. Nakakagising ang caffeine sa kape, kaya sa mga taong nerbiyoso, maaaring lumala ang kanilang kaba. Kapag madalas kang nag-aalala o may panic attack, maaaring iwasan o bawasan ang pag-inom ng kape. Mga batang nasa edad 11 years old pababa. Mas malakas ang epekto ng caffeine sa mga bata. Halimbawa, maaaring bumilis ang pagtibok ng puso, nagiging aligaga, hirap makapag-concentrate, at kukulo ang tiyan. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.